Ayan, may kuryente na, pasok na tayo. Laging walang kuryente dito sa amin. Kaya ayan, super gusot ang ating suot. Kilala ang Oriental Mindoro sa laging brownouts at talagang hanggang ngayon, pinapatunayan nila na ang kanilang nakasanayan na at ang kanilang legacy ay naririto pa rin at sinasabuhay. Anyway, ilang araw pa lang naman, siguro naman may mga ilang problema. Iyan ang isa sa mga katotohanan ng buhay dito sa Pilipinas. Kalimitan, walang kuryente. Bukod sa walang kuryente, marami pa tayong kikwento sa inyo. Sa loob ng isang taon ko dito sa Pilipinas, ano yung mga nagpagulat sa akin? Gumimbal, sumurpresa. Yung iba pa nga tipong nakakapagtanong pa ako, nasa Pilipinas pa ako. Or ito na ba yung buhay talaga ngayon dito? So ang dami mga nakakagulantang nakatotohanan ngayon sa mga pauwi pa lang o sa mga matagal nang hindi nakakauwi ng mga kapwa Pinoy natin na nakatira kayo sa abroad na inyong matutunghayan dito sa Pilipinas. Tama ba sinabi ko? Parang nalito na ako. Yun. So sa mga nasa abroad, pag-uwi nyo dito, yung mga sinabi ko kanina at marami pang sasabihin ko sa inyo, nako, tiyak na bibig. Oy! Tiyak na magbibigay sa inyo ng mga pagkagulat at paninibago. Yun. So, isa-isay na natin sila ngayon. Now na! Kain muna tayo nito. Ayan, ito ay makapuno milk. Shut up! Gusto ko na mag-electric fan. Hindi ba tayo magkakarinigan pag ma-electric fan ako kaya konting tiis ako. Ang mahalaga makapagkwento ko sa inyo, makapagbahagi ako ng mga katotohanan ngayon dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Sa sana kami ingay, tabi-tabi natin ang karsada, dito tayo kayo ng Iron Bahay. Okay! Ang isunod natin ngayon ay K-pop. So I was in Manila last week. Napadaan ako ng Mall of Asia Arena. Talagang kagulo, punong-puno. So wala kami nakuhang condo unit because naka-reserve na raw sa 3-5 araw na stay ng mga manonood ng concert ng isang K-pop group. So puno ang mga paupang mga transient houses, condominium, hotels sa paligid ng MOA Arena because of that concert. Ganong kaloka ang mga Pinoys sa K-pop. And hindi ba nabalitaan? Shhh! Away naman kayo dyan, ha? Away naman kayo. Don't fight! Okay, so asa na tayo? Dun. Sa nabalitaan niya ba yan, isang K-pop fan ang ninakawan ng kanyang lola ng halos 2 million para lang ibili ng mga pictures ng K-pop, mga souvenir items, memorabilia, etc. Albums, mga ganun. So ganun talagang kaloka dito sa K-pop. Actually, wala akong kilala kahit isang K-pop actor. Ang kilala ko lang talaga ay ang BTS. At saka paminsan-minsan yung Blackpink. Pero si Jennet Lisa lang, Lisa ba or Liza, yung kilala ko doon. Yung namumukhaan ko doon. Or actually, si Lisa lang namumukhaan ko. Ang kilala ko lang na name yung Jennet Lisa. Pero sa BTS ay, don't me. Kilala ko lahat yan. So yun, so wala talaga kung hindi ako makarelate sa K-pop sensation dito sa Pilipinas. Na pati mga billboards sa Maynila, mga K-pop, kalimitan yung kanilang, yung makikita mo, K-pop idols. Sa mga t-shirts, sa mga notebooks, sa mga palabas sa TV, yung music scene, concert scene, lahat K-pop, dinudumog talaga at ang mamahal ng tickets. So yung iba, mga bago-bago pa na nagkaroon ng isang hit song, sikat na. May bago na naman ngayon na parang treasure, na parang may kinantang hello. At isa pang hit. Super sikat na sikat naman ngayon dito at may concert sa Pilipinas na parang nireklamo nga raw dahil sobrang taas ng ticket prices. So ibinaba nila ngayon. Parang mga ganun. So talagang gumagastos ang mga Pinoy fans. Ako naman ay had been a Pinoy fan as well. Pero sa mga local artists before, nung bata pa ako, bumibili rin kami ng mga picture. Nora Bill, maagawan kami actually unahan sa tindahan ng mga asi. Para lang makabili. So yun, pag wala kang pera, di nga nga ka. Diba? So, naranasan ko rin yun. Pero this time, iba yung pagkaloka talaga ng Pinoy sa mga Koreans na parang basta Korean-made na music or TV show or pelikula ay siguradong maganda at siguradong papatok. Ayun. So, huwag na kayo magtaka. Actually,
kahit sa Japan naman, ay sikat na sikat din ang K-pop. So, merong a Korean town sa Tokyo, and may mga sikat din ang mga Korean novelas sa Japan television. Oo. So, I think buong mundo talaga itong ano, itong pagbulusok sa kasikatan ng mga K-pop artists and K-pop shows. So, yun, nakakaloka. Bikini Open. Oo. Alam niyo ba ang Bikini Open ngayon ay pinapasok na mga barangay. So, imaginein mo, yung anak or maybe kapatid mo or maybe pamangkin mo na halos wala nang itago. Sobrang sexy. Kasi syempre, paiksiyan, palabsitan ng laman, ay siyang malamang na malalo. Di ba? So talagang, yung kadit-litang barangay ngayon, may mga ganun na at may mga sumasali. Imagine that. So, ako kasi minsan, hindi man ako nagpapakamoralista, pero may dalawa na akong tinanggihan because of that na nagbibigay ako ng mga leksyon-leksyon, mga aral-aral sa mga bata, wag gagawin ito, wag gagawin ganun. Tapos, magpa-participate ako sa isang ganun na parang sinusuportan ko yung mga ganun na pinagpipiestahan ng katawan ng mga batang babae. Usually, 14 to 18 ang mga kasali na ang mga audience mo ay okay lang naman na may mga bikini open shows, pero may mga tamang venue. Parang pangat na masabihin na may tama na parang masyado akong nagdi-discriminate. Pero siguro kung sa isang malalaking hotels na merong international or national pageants, siguro pwede-pwede. Pero kasi sa mga barangay, ang audience may mga, minsan mga namalasing, minsan mga bata, nakupusunan. Di ba, may mga ganun. So baka magkaroon pa ng mga bastusan, magkaroon ng mga pang-aabuso, etc. So siguro mas okay na lang na sa ibang venue or kaya naman ay 18 years old pataas, strictly 18 years old pataas. Huwag naman yung mga batang-bata yung sasali. Mga high school students, tapos super bikini talaga ang labanan. So yun, yun lang. Kaya sa mga paparating pa lang, huwag na kayo magugulat na ang isa sa mga highlights sa inyong barangay fiesta ay Bikini Open. Another thing, I expected na natin lahat ang pagtaas ng presyo ng mga piliin. Wala ka na halos mabibili ngayon na 100 kilo pagdating sa karne. At ganun din sa isda. Hindi nga lang sa isda, sa mga probinsya, mag-aabang-abang sa mga tabing dagat, sa mga huli ng isda, may mga makukuha pa rin mga 30 ang kilo, 50 ang kilo, may mga ganun pa rin. Pero generally, kung buta ka ng palengke, especially sa Metro Manila, wala nang bababa pa sa 100 piso pagdating sa mga kilo-kilo ng isda or karne. Correct me if I'm wrong. And, yun, basta halos lahat tumaas. Ako lang, hindi. Yung TikTok, yun naman ay buong mundo kung naloloka sa TikTok. Pero, syempre, nasa Pilipinas tayo, yun ang ating pag-usapan na talagang ano, the more nakakalugalug yung itlog mo, the more na bukulan, at the more na bakat naman sa mga kababaihan, the more na in na in. Maraming nanonood. At yun talagang kinakailangan gawin nila sa ayon sa kanilang paniniwala para sila ay sumikat o magkaroon ng pangalan sa social media. Ay talagang grabe. Yung sa lalaki na, it's not just como pag-girl ako ay tuwan-tuwan ako sa mga ganun. Di rin, kasi parang maghubad ka para lang sabihin na maakit kami sa'yo or what. Hindi, minsan nakakainis din. Iyon, sana mayroong konting control ang mga magulang pagdating sa TikTok. May mga konting pangaral, kailangan ma-instill sa kanilang mind na hindi makinakailang magpakita ng lahat-lahat na para lang mapanood ng maraming tao. So it's not only about number of views, it's not only about exposure. Hindi dapat ganun. Dapat ay malaman din na pwede tayong mabigay ng entertainment or ipakita yung ating galing sa pamamaraang din naman magmumukhang bastos. Hindi man ako makaluma or sumat baga. Siyempre, nag-i-enjoy din ako minsan. Pero huwag naman yung super over na laging ganun. Na kinakailangan maghubad. Sa mga lalaki na kinakailangan doon magsimula ang camera pag binaltak ng ganun, magsimula ang camera palayo at saka pa lang sasayaw. Iba yung talagang sinasadya. Na parang it's all about that. Nobody will get interested in you hanggat hindi mo binabalibag yung kargada mo. Parang ganun. O, hindi mo ganun, uy. Madaming festivals at hindi nagpapahuli ang mga festivals dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi na lamang ngayon matatagpuan yan sa Cebu or sa Baguio. Meron na rin mga festivals dito sa atin, sa amin sa Mindoro. At talagang ano, world class yung ibang mga performances.
Ay naku, sa maniwala kahit sa hindi, pagalingan na rin ngayon. Kung aliw at ariw din lamang factor ay talagang maaaliw ko dahil ang gagaling mag-perform ng mga Pinoy at ang daming concepts, ang daming iba't ibang klase ng mga palabas, mga street dancing competitions, mga The Voice talent na talaga ipinapakita ang galing ng bawat Pinoy. Hindi talaga tayo magpapahuli pagdating sa kantahan at sayaw at lalong-lalo na nga sa mga street dancing festivals. Fashion ang indito pa rin. Ayon sa akin nakikita ay mga mid-rib ang tawag doon, mga top, mga halos mga bra na nga lang yung iba. Tapos maluluwang na denims, may mga pek-pek shorts pa rin hanggang ngayon. And then may mga kakatwa, may mga kakaiba, may mga nakakapagtaka na sobrang init pero mga naka-jersey. So hindi lamang pang-sport, pang-kasualan na rin ngayon. So anywhere makakita ka ng ganun. Na sobrang init ang panahon pero mga naka-jacket, naka-sweatshirt. Yung iba is ano, siguro walang ano, anti-UV. So yun ang kanilang ginagamit, ginagawa. Nagsusuot ng mga long sleeves. Pero iba talaga just to make forma-forma. Mga mamahaling jersey ang sinusuot, katerna ng mga pek-pek shorts. Or mga maluluwang na jeans. So yun ang in ngayon. And syempre, ang mga girls, pwedeng suotin ang mga suot ng boys, pero yung mga boys, syempre hindi ganun kasimple na suotin ang mga girls' outfits. Pero wag ka, maaaring mga 5 years from now, is makakakita na rin tayo ng ganyan because it's been happening na sa ibang panig ng mundo, hindi lamang sa mga fashion shows, kundi sa mga, ano, sa mga lakad-lakad sa kali, yung mga nagtatangka na mga nakaganon, mga nakapalda, mga naka-half-skirt, half-trousers, half-suits, mga ganon. So, maaari makakita na tayo ng mga ganong kakaiba dito sa Pilipinas one of these days. And huwag na tayong magtaka, masanay na tayo na talaga nagpapapalit-palit ng fashion sa pagdaan ng panahon. Huwag lamang yung labas na yung jogaloo or labas na yung mga juetra ng super or kita ng piski ng langit. Huwag mong ganon, uy. Okay, riders or motorsiklo. So hindi lamang taxi ngayon ang pwedeng ano, taxi, tricycle or jeep or bus, mga public transportation, pati na rin mga motorsiklo. I didn't see it coming. Akala ko sa Thailand lang bagay na kanilang kultura. Sa Thailand kasi matagal ng 2006 pa nandun na ako. May mga motorsiklo na talaga na pwede mong sakyan anywhere you want to go. Pero pag-uwi ko ng Pilipinas noong 2020 yata, 2021, parang doon ko lang na-realize na talagang bahagi na ito ng buhay Pinas. Ang mga motorsiklong maghahatid sa'yo kung saan ka man pupunta. At ang mga delivery na hindi natin nakasanayan ay anywhere sa buong Pilipinas. So dito sa amin ang kalakaran mga ano lang, 50 pesos ang pinakamura, I think, ng bawat hatid sa'yo ng produktong gusto mong ipahatid sa'yo. So sa mga OFW na babago pa lang pa-uwi after 10 years, isa ito sa mga makasanayan nyo na. Dahil feel ko hindi na ito mawawala. Okay, so another shocks here ay hindi na uso yung labandera. Of course, meron pa rin mga nagpapala pagkat mas gusto nila yung hand wash. Pero mga 90% ngayon, dadali mo na yung labada sa isang laundry shop or laundromat. So, it's everywhere now in the Philippines. Eh, maganda rin itong business. Kaya lang mahal ang puna. I think 500,000 pataas. Pero kung gusto mo talaga ng magbibigay siya ng income na okay, I think laundry business should be on top of your priority. Pasensya na kayo, maiksaya na biglang nakasalamin, biglang wala, biglang nakasalamin, biglang wala. Kasi nagkakat-kat tayo. Nakatakas kasi yung aso kanina hinabol natin. Ay, hinabol pala nung kapitbahay. Hinabot sa atin. Another thing is masari na kayo sa tingin-tingin. So sa Japan, nasanay kami na bihira-bihira yung may titingin sa'yo. Lalo pag nasa kalsada, nasa public, tayo mahilig tumingin. At dito sa Pilipinas, na sabihin sa mga bisita na madadala natin dito na masanay na sila, na lagi may mga curious onlookers na lagi nakatingin sa atin, at kung mahuli man natin nakatingin sa atin, pabiyata lang natin dahil parang bagay na pagiging Pinoy yung usyosero, parang ganun, marami kang mga mahuling nakastare sa'yo, parang ganun. Tama ba ako? Tama naman, diba? Iyon, ang ingay sa Pilipinas at hindi na siguro mawawala ito. Talagang palakasan ng speaker. Kahit dito mismo, ako na nagsabi rin sa araw na huwag na kayong kumanta kasi 10:30 na pero kantaan pa rin sila ng kantaan. So hindi lang dito nangyayari. Marami sa bawat barangay, may mga nababasa ko sa Facebook na marami mga reklamo na hindi rin sila patulog ng kanilang kapitbahay because yun nga, patitigas ang ulo natin. Natural lang siguro sa atin nga ang maingay. Nakalakhanan natin yan, hindi lamang sa New Year nagpapaputok, hindi maging sa mga pagkaraniwang araw may mga nagpapaputok. Yun nga lang, sa ibang mga pagkaraniwang araw at may nagpaputok, may tumitimbuhan.
So yun, mag-expect na. Kung may mga bisita kayo natin sa Pilipinas, sabihin nyo na agad sa kanila na maingay. Sabihin nyo na agad sa kanila na hindi lamang aso at hindi lamang mga busina ng jeep ang magbibigay siya ng ingay dito, kundi napakaraming bagay. Pati mga daldalan at mga sigawan ay pangkaraniwan. So yun, so sabihin nyo na agad sa inyong mga makakasama papuntang Pilipinas, especially foreigners, na sobra, hindi lamang maingay, kundi sobrang ingay dito sa Pilipinas. Okay, so ganito na lang tayo mga kaibigan. For those who would like to share, share lang kayo, comment lang kayo sa baba ng mga bagay na narasin nyo na medyo kakaiba, ng mga nagbigay sa inyo ng reverse culture shock, mga bagay na ngayon nyo lang nasaksihan, may mga bagay na ngayon nyo lang napatunayan, may mga bagay na bigay sa inyo ng sorpresa at shock o pagkagulat. Nako, i-comment nyo niyan sa baba and babasahin ko isa-isa at ma-share din natin sa ating part 2 ng ating Buhay Pinas. Buhay Pinas. So maraming salamat sa inyo lahat. It's your friend about to say, Arigatou gozaimasu, mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulog ng world. Bago natin pa more and more and more. Thank you.